So magandang araw po sa ating lahat mga grasa, no? For today's video naman po, mayroon tayong isang Biga GR na ating ginagawa. Pinapalitan natin ito ng clutch lining. Bali, dalawa lang po ang kanyang clutch lining ng Biga GR. So ano po yun? Yamaha. Yan, Yamaha yan. Yan ang kanyang cover, right side crank disc cover. So ang pinaka problema lang po nito, ang aming order po ay yun, Biga GR po. So sa pagdating ng aming order ay yun po, hindi siya makasya sa ano, sa lagayan ng clutch lining. Dahil yun po, ang kanyang lumang clutch lining o clutch disc, yun po ang kanyang luma ay may natanggal. Yun. Bali, yun po mga klasa, no? Yan. So yan, hindi siya hindi magkalain ang kanyang mga studs. Ang lining bali, yun dito, yung pinaka circumference niya ay okay lang, parehas lang. So ang ginawa lang namin dito, since nabili na namin ito, nandito na siya, ginawa na namin ng paraan, DIY namin kaysa aming itatapon ito at mag-order naman kami, so gastos. So yun na lang po, ang aming ginagawa ay DIY lang tayo. Yung kanyang mga studs po ay anim lang ang aming tinitira. Kasi yung iba ay hindi siya ma-align, hindi masalpak. So yun po ang ginagawa namin. Yun ang kanyang tapos na po itong namin ginagawa. So bali ito na po ay kunin na natin ito. Bali 12 studs po ang ating kinukuha at anim lang ang ititira. So yan, kasi hindi siya makasya sa Biga GR po ang aming naabot na order galing sa undahan po. Kasi malimit lang ang stock sa mga tindahan na magbili, wala pong stock dito sa amin sa Yamaha Biga. So ganito lang po ang gagawin. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Kahit hindi man makasya ay magawan pa rin natin paraan. So ganito lang po. Yan ang ginagawa namin. Yan ang luma. So try natin, kasi yung kaning luma, yan, try natin ibalik. Yan. Sa bawat studs ay mayroon siyang ano, ito lang po ang kanyang guide. Ito ang kanyang guide para pag engage, disengage ay mayroon siyang guide para hindi siya mawala sa kanyang ano, tamang position. So bali, ito na lang, anim na lang ang kanyang guide, ang kanyang studs aming ginagamit. So bali ito po, yan. So yun po, gawin pa natin itong isa para makita kung paano natin ito ginagawa. Kasi yun, bali dalawa ang kinukuha, mayroong isa itira, tapos dalawa naman kunin, isa naman itira, tapos dalawa naman kunin, isa naman itira, bali anim po ang ititira. 12 po ang ating kukunin, bali 24 po pieces ang studs ang ating kukunin itong dalawa. So ano, tiis-tiis lang sa pag-grind, ingat-ingat lang, lagyan na natin ng tubig para hindi ito matanggal itong mga ano, pangdikit nila sa shoe. Kasi pag hindi natin lagyan ng tubig, umiinit, baka matanggal itong pangdikit na kinilang syo, ayun, masisira. So, grind, tapos lagyan ng tubig. Yun po, kita natin na sa ating gagawa. Lagyan na po natin ito ng marking. Ang mga studs na ma-align sa kanyang na dito, yung kanyang anong kanyang guide sa kanyang clutch housing. So ito po, yan, bali ito po ang nakaposisyon, no, na naka-align sa kanyang lumang lining. Yan, so yun, lagyan natin ito ng marking. So balikin ito po ang ititira natin. So bali yan, tira na yan. Tapos ito rin. Then yan. Tapos
Yun. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim po ang ititira. At ano po, 12 po yung ating kunin. 24 pieces po ang ating kukunin para masalpak dito. So, pagkatapos naman mag-grind itong 12, ay ano po, kunin ito na ito ng kunti para yun, masalpak dito. Kasi maliit yun ang kanyang guide. Yun sa kanyang original. Yan, maliit. Ang kunti. So, kunin lang. Grind lang ng kunti para tapos masalpak tulad nito. So, ano po? Tingnan natin kung paano natin ito ginagawa. Ayan. So, bali, lagyan natin ng tubig para hindi siya umiinit masyado, hindi matanggal ang pandikit. Lagyan natin ng tubig. Baka matanggal. Hindi natin alam kung anong klaseng pandikit. Yan po, bali kunti itong dalawa. Tapos ito naman. Tapos yun. Kunin natin kung kunti. So ganito po, mayroon kaming trial and error dito. Hindi madali kasi yun, makapal yung dalawang lining na nabili namin. Makapal, tapos kinukuha pa yung yung 12 studs. Yun, tingnan natin, manipis siya. Manipis, bali makapal po itong isang bagong nabili namin. So ang ginawa lang namin ay yung bago at isa naman na luma. Para naman ay mayroon siyang nadagdag na 5 mm po, 5 mm. Kaysa itong dalawang luma. Kapag itong dalawang bago ay hindi pwede kasi yun, lumalagpas siya sa kanyang limit. Hindi na makabalik sa tamang position pag apply natin ng clutch. So, delikado. Baka masira pa. Baka madali pa yung clutch housing. So, ganito lang. Itong dalawa lang. So, ilagay natin sa loob itong bago. Tapos sa labas itong luma. Lagyan pa natin ng spacer. Tignan natin, hindi pwede yung dalawang bago kasi lumalagpas yan. Lumalabas. Masisira ang housing. Marking. Ito pong marking. Kita, nag-marking na. Trapuha na.
Sige kami. Okay. Okay, sa pag-adjust ng glass ay kailangan lang natin panuwagan dito tayo sa bandang likod, sa bandang kabila. So gamit tayo ng tiniimim na back range ba o kahit anong makasya. Tapos yun, panuwagan natin ang lock nut. Tapos yun po, i-turn natin clockwise. So malalaman natin na tama ang kanyang pag-adjust ng glass. Yan, pag i-shift natin, steady natin down. May ikot natin ang gulong. Pag pinitawan natin yung gambyada, hindi yan naikot. So, yun, okay po. Okay, steam po na lang. Terima kasih.